Bumaba ng halos 70 ang aning gulay ng mga magsasaka sa Kidapawan City. Resulta ito ng pagmahal ng halos lahat ng uri ng gulay na ibinebenta sa mega market ng lungsod. Tumaas ng mula 20 hanggang 30 piso ang kada kilo ng mga piling gulay tulad ng talong at ampalaya halimbawa. Ayon sa City Agriculture's Office, malaki ang epekto ng pandemya sa mga magugulay dahil ang marami sa kanila ay tumigil na sa pagtatanim nito. Nakadagdag pa sa pagliit sa supply ng gulay sa merkado ang madalas na pag-uulan kung saan ang mga produktong mula sa mga kabundukan ng Kidapawan ay apektado dahil sa nabubulok na ang mga gulay na hindi agad nadadala sa pamilihan. Pumalo na sa 240 ang kada kilo ng karning baboy na ibinibenta sa mega market ng Kidapawan. Mas mataas ito ng 40 kada kilo kung ikukumpara sa bentahan nitong Pasko at bagong taon. Paliwanag ng mga meat vendors, kulang ang supply ng buhay na baboy na kanilang nakukuha mula sa mga suppliers. Malaking epekto din ang pananalasa ng African swine fever sa Cotabato, sanhi upang magkulang ang live hogs mula sa mga hog raisers. Ipinasara muna sa loob ng 2 araw ang City Epidemiology and Surveillance Unit o CESO ng Kidapawan City matapos na nagpositibo ang isa sa mga empleyado nito. Gayunman, tuloy pa din naman ang pag-i-issue ng mga travel certificates sa mga nais na kumuha nito. Isinailalim kasi sa 2 araw na disinfections ang nasabing tanggapan upang matiyak na walang virus na posibleng nakakahawa sa mga manggagawa doon. Sa ulat ng city government, 5 mga medical workers ang nagpositibo sa COVID-19 nito lamang January 20. Sa kabuuan, aabot na sa 65 ang active cases sa Kidapawan habang 6 ang nasawi dahil sa COVID-19 related cases. Fully operational lang muli ang tanggapan ng Bureau of Internal Revenue na nakabase sa Kidapawan City. Patatandaang isinara ito sa loob ng 4 araw nitong isang linggo dahil sa isa sa mga empleyado nito ang nakaranas ng sintomas ng COVID-19. Agad na nagsagawa ng disinfections ang nasabing tanggapan upang maalis ang posibleng virus. Sa ngayon, normal lang muli ang operasyon ng BIR ngunit mahigpit pa rin ipinapatupad ang minimum health protocol kontra sa COVID-19. Isinailalim na sa state of calamity ang Kidapawan dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. Sa naturang deklarasyon, magagamit na ng lokal na pamahalaan ang 30% quick response fund mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Council para pambili ng bakuna. Sa taya ng city government, aabot sa 23 million ang maaaring magamit na pondo. Target ng LGU Kidapawan na mabakunahan ang 45,901 o katumbas ng 30% kabuuang bilang ng populasyon ng lungsod. Halina at mamasyal sa bayan ng Arakan, Cotabato. Dito matutunghayan ang halos paghalikna ng ulap sa makapal na kakahuyan at kabundukan ng bayan. Sa barangay Salasang halimbawa, hindi na halos maaaninag pa ang mga bundok dahil natakpan na ito ng makapal na ulap. Maliban sa tanawing ito, napakalamig din ang temperatura na aakalain mong nasa Baguio City ka lang. Kaya ang mga dumaraan dito hindi maiwasang kumuha ng larawan para sa kanilang social media at Instagram. Yan ang mga malalaking balita sa linggong ito. Ako si William Orbagbanwa.